Pinigil ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang pagtatayo ng kondo sa Santa Ana, Manila na idineklarang historical zone. Pero sagot ng developer ng kondo, walang basihan ang utos. Narito ang report. Tigil muna ang trabaho sa condo project na ito na River Green sa Santa Ana, Manila. Nag-issue kasi ng cease and desist order laban sa CDC Holdings Incorporated, ang National Commission on Culture and the Arts. Ipinagpapasalamat naman ng Santa Ana Heritage Tourism Association ang kautusan ng NCCA. You want protection for the cultural heritage of Santa Ana, which is one of the first kingdoms during the time of Lakantagan and so on. And there's a lot of stories to tell. Pero buwelta ng CDC Holdings, illegal ang order. Ipinakita nila ang mapa ng Santa Ana bilang patunay na ang lupang pagtatayuan ng kondo ay hindi sakop ng buffer zone upang pangalagaan ang view ng Santa Ana Church. The order is illegal. The jurisdiction of NCCA involves only World Heritage Sites and at the same time works of national artists. Na hindi naman kabilang dito yung property ng CDC in Santa Ana. Ipinakita pa nila ang sulat ng asosasyon ng Santa Ana sa NCCA kung saan inamin mismo ng asosasyon na hindi kasali ang lugar sa buffer zone. Nang ideklara ng National Historical Commission bilang heritage zone ang Santa Ana. Aapila ang kumpanya sa NCCA dahil hindi sila nabigyan ng pagkakataong ipresenta ang kanilang panig. Katwira naman ng Santa Ana Heritage Tourism Association, mas mataas ang kondo sa simbahan dahil aabot ito ng 30 palapag at makakasira umano sa tinatawag na line of sight ng Santa Ana Church na may halos 300 taon na. May gagawing hearing ang NCCA tungkol sa issue ng kondo sa Santa Ana, Manila sa susunod na Lunes.